Officer and Visionary President, Dong Ed Gabanto. Top 500, guys, congratulations. You belong to the top 500 of UDP. Take a seat, take a seat. Top 500, congrats, Rafi. Congrats, okay. Congrats, Mark. Ang daming ngayon ko lang nakita. Ang daming ngayon lang nagbihes. Ngayon lang pumorma. Diba? Nandito kami ni Joseph Lim around, ano ko sa'yo nandito, Joseph? Mga 4 o'clock. Yung iba 4 o'clock pa lang nandito na. Diba? Naka-gown na. Naka-kurbata na. Ngayon, parang rape na. Anyway, it's been 12 months. It's almost end of the year. The reason why we are here is to celebrate. We want to say celebrate. Celebrate! Why do we need to celebrate? Ang dami nagka-kotse. Ang dami nagbagong buhay. Ang dami looking forward to something better. Am I right? Yes! Diba? Siyempre, nasa isip, bagong taon, 2023. Ano yung nag-aabang sa 2023? Masaya ba ang 2022? Yes! Kumita o kumita? Kumita! Kumita. So, ano kaya yung 2023? Kanina, ang dami namin pinag-usapan ni Joseph about innovation, about expansion, about a lot of things. The goal is to complete the cycle. Everybody say cycle. Cycle! Of course, you guys are familiar with cash flow quadrant. Yung kapag nagtitraining tayo, may employee. Talaga kanina, former employee. Former factory worker. Galing na tayo sa employment. And then yung iba, self-employed. Mga professionals, mga engineers, mga project-based, mga doctors, teachers. And then, nasa business quadrant tayo. You better say business. Business. Of course, in our business, you in particular, as an online, mga hovers, mga online marketers, you're selling the system. The system of leverage, the system of our business, the system of UDT, the system of OBI, the system of EC. The ultimate goal is to become an investor. Employee, self-employed, business, investor. After you have leverage, kumikita ka ng malaki dahil sa system na binibenta mo, isn't it wonderful? In the near future, dumating yung time, kumikita ka dahil naman sa pera mo. Natutulog ka na, kumikita yung pera mo para sa'yo. Maganda o napakaganda? Napakaganda! Now, for you to become an investor, siyempre dapat meron ka savings. Ano ba rin savings? Savings! Masarap kumita ng malaki. But at the end of the day, magkano yung natitira sa'yo? You're buying cars, you're buying house, you're buying luxury items. That's good for you to experience the goodness of life in offer. Pero magkano yung natitira sa'yo? So that in the near future, pag may magandang investment opportunity, may pwede kang pag-investan para yung pera mo kumita habang natutulog ka. So, meron kang system na naka-leverage, kumikita ka, active income, and then meron kang perang naka-invest na kumikita, passive income. Now, the goal is to complete the cycle. Marami kami na projects, maraming divisions in the near future. Ang goal, mas kumita pa kayo ng mas malaki. There are a lot of businesses nowadays because of technology. Bukas, meron tayong mahalagang contract signing with new partners. So, ano natin editing what is machine yun. So, we have new partners, we have a new project na gagawin when it comes to financial technology or fintech. The ultimate goal is mas kumita ka ng malaki at yung pera mo mas kumita ng mas malaki. So we're the type of company
We're the type of company who keeps on innovating. Everybody say innovation. Innovation. Because we believe if you do not innovate, you will evaporate. Pag hindi ka naging creative, mapag-iiwanan ka. Now the future is all about technology. Yung ginagawa niyo online, it's a technology. Can you believe 10 years ago, 15 years ago, pinupuduri naman natin ang crown. Magse-celebrate din tayo dito ng mga gala events. But most of the people na naiipon namin sa crown or in big events, mga offliners. Mga makakapal ang mukhang hardcore networkers na kayang pumuno ng McDo, Jollibee, BCO, branches, mga hotels. Now the thing is, nagbabago ang business environment at you change. So as the business environment changes, we as entrepreneurs, we should adapt. Everybody say adapt. Adapt! Mag-adapt ka. Uso na online. So dapat, mag-aaral ka ng online. Tama, tama? Tama! Now the good thing that I've heard and that I've seen and I've experienced with UDT, hindi pa uso online, ang UDT online na. Hindi pa uso ang system selling sa online, ang UDT, system selling na online. Hindi pa uso ang hub, nag-hub na ang UDT. So in short guys, nauna kayo. Ngayon as pioneers of online marketing, maraming advantage, maraming din disadvantage. Tama o tama? Since nauna kayo, nalaman nyo yung mga mali. At yung mga mali, dapat i-correct na huwag nang gawin. Nalaman nyo yung mali, kayo rin yung nakauna na ano ba yung tama gawin. Tama o tama? Habang yung iba, ngayon pa lang nangangaba sa online. Habang yung iba, ngayon pa lang nagkakaresulta sa online, kayo yung sistema nyo for years proven effective na. Kanina may kamiting ako, magkapatid. Barangay niyo. Sabi-sabi, Dok, mag-online na kami. Kasi ito po ah, palibasa ang expertise nila offline, ngayon pa lang sila mag-online. So sabi ko, ano yan? Hindi trial and error pa kayo. Dok, bigyan mo kami mga coach. Sabi ko, saan galing yung coach niyo? Meron ba siyang proven track record? Kumita na ba ng malaki? Baka mag-trial and error pa kayo. So, ang dami namin discussion about online marketing. So, nakakatuwa. Pagkatapos kong i-meeting sila, ang ending ko, dito ako sa inyo a-attend. Yeah. Offliners na ngayon pa lang mag-online, ang ending ng gabi ko, ang ending ng araw ko, a-attend sa gala ng Top 500 ng isa sa pinakamalakas na online gala ng isa. Kaya pag sinabi ng UDT, yes! One of the reason you're the best, nauna kayo eh. Tama o tama? Tama! And the good thing is that yung leaders, yung uplines, yung coaches, yung mentors nyo, lahat ng maling nakita, tinanggal na nila. Now there are certain issues and problems. Natural yan. In any growing organization, sa maliit, konti pa lang. Sa maliit, namamonitor pa lahat. Bakit? Ilan lang kayo eh. Diba? Baka maalala pa ni Rafi. Rafi, nung unang-unang gila na inyo, ilan lang kayo? 100. Saan ginawa? Antipolo po. Isipin nyo, Antipolo. Malapit sa hal. O samantala ngayon, bumiyahin pa kayo dito sa Ortigas City. Yes! Kumuha kayo ng ballroom, di pa isa. Ilan ba to? Tatlo yata to eh. Can you imagine, dumating na kayo sa point na dati ang gala, 100, saan? Doon sa amin. Saan? Antipolo. Samantala ngayon, ano event? Gala, saan? Crown Plaza. Ay, grabe, oh. Gulat ako yung mga itsura niyo, pang Crown Plaza talaga. Amoy pang, ano? Mga ko saan binunod eh, bago kaya na. So you guys have done it, have proven it, have shared it,
have tested it, have proven it again. Kaya nga, ang mapagbabalakan nyo, yung system nyo, may proven steps by step by step na, na nagkakaresulta. Tama o tama? Tama! No other groups are doing it. Kanya-kanyang grupo yan. Yung ibang online group, of course, may resulta rin. Yung ibang group, nagsisimula pa lang, may konting resulta rin. Ang bottom line, anong klaseng resulta meron ka? Tama yung sabi ni Sir George. Kanina nga, nagugulat ako, nag-video ako, kasi ang daming magsasaka. Sabi ko, ano ba yan? Pinundari yan, puro magsasaka. Baka mamaya may mangingisda naman. So, nakakatuwa. Nagkaroon ng resulta. Everybody say results. Results. Now, when we talk about results, there are always two forms of result. One is process-driven, and the other one is result-driven. Dok, parehong resulta yan, pero magkaiba. Yes. Pag sinabing result, how I wish and I would pray na sana process-driven kayo. Ano yung process-driven? Nahirapan, inaral yung sistema, nahirapan ulit, nagtakumpay, nag-aral mo ng sistema, nahirapan, nagka-resulta. In short, yung resulta niya, gawa ng proseso. Do you follow? Yes! Gawa ng proseso. In short, kapag galing ka sa proseso, may natutunan o wala? May sacrificio yan. May empowerment yan, may educational part yan. Natuto yan. And here's the trick. Tanggalin mo yung resulta. Tanggalin mo yung buong grupo. I-collapse mo yung pagkatao niyan. The following day, babawin yan. The following day, babawin yan. And mind you, the following weeks, the following months, magkakaresulta ulit yan. Why? Kasi the process me. Alam niya kung paano uulitin uli. E don't, ano yung result-driven? Yung result-driven, eto. Inaral ng negosyo, bumubulong-bulong pa rin. Ano ba shortcut? Ano ba shortcut dito? Yung mas mabilis. Yung wala naman masyadong puyat-puyat. Yung wala naman masyadong hirap na ganito. Parang mabilis yung pagka-resulta. O ganito gawin natin, ibulsa mo yung pain. Mabilis nyo. Nagka-kotche na! Minadali naman. Hilaw! Ano nangyari? After a few months, nakataka ng kotche. After a few months, na-terminate, na-penalize. Bakit? Ang daming nilabag na policy. Bawiin mo yung resulta niyan. I-collapse mo yung buong grupo. Bigyan mo ng problema yung pagkatao niyan. Following week, the following months, the following years, sige lang pakabangan. Bakit? Eh, hindi proseso yung pinagdaanan eh. Minadali yung resulta. So sa lahat na nakaka-resulta at a-awardan ka ng resulta, dahil maganda yung resulta, how I wish, and I would pray for you guys na sana, process-driven. Kasi pag process-driven ka, dumating man sa'yo kahit anong pagsubok, kaya mong bumangon. You can rebuild your empire overnight. Alam mo lang kung paano. Nasa isip mo na yan, oh. Nagkaroon ng, kunwari, nagkaroon ng panibagong pandemic, nagkaroon ng panibagong chaos, kailangan mong bumangon. Alam mo na yan. Hindi ka na mangangamba. Pinagdaanan mo na yan, eh. So for UDT, what I want you is to maintain, to keep on burning, to keep on excelling. Sana pag sinabi ng UDT, yes! Hindi lang kayo the best 2022. Sana the best kayo forever. Yes! I'd like to leave you with this. Sinimula ng host kanina, sabi niya, pag sinabi ng UDT, sumugod kayo ng the best. Best, be, you become better. Be, you become better. Yung mga inawarda na magsasaka, saludo kami sa inyo. Alam ko naman kahit may kotse ka na. Alam ko naman kahit may kotse ka na, pwede ka pa rin naman magtanim. Tama ka tama? Tama. Yung mga pinanggalingin nyo, that's still your profession. That's still what you have learned from school. You become better lang. You become a better magsasaka. You become a better factory worker. May option ka, ayoko pumasok. Bakit? May negosyo na ako eh. You become a better teacher. You become a better employee. You become a better entrepreneur. You go beyond who you are. Everybody say beyond. Beyond! Pag sinabing beyond, lumaktaw ka na ng milya-milya.
Dati kang factory worker, naging mas magaling ka, naging negosyante ka, you become better, beyond factory worker. Dati kang magsasaka, aba, dati kalabaw lang hawak mo, ngayon kotse na. Yes. You become a better farmer. You go beyond what the farming knowledge provide you for so many years. B, become better, you go beyond. E, you become extraordinary. Everybody say extraordinary. Extraordinary. Isipin mo, ano ka ba dati? Huwag kang magtaka sa resulta. Huwag kang bumilib dun sa kotse. Huwag kang bumilib dun sa mga cheque. Huwag kang bumilib sa six-figure income. Huwag kang maniwala dun sa seven-digit income. Huwag mong kabaliwan yun. Ang kabaliwan mo, ano ka ba dati? Ano ba sila dati? Dating sales lady, tapos ngayon may kotse. Dating factory worker, tapos ngayon may kotse. Dating magsasaka, tapos ngayon may kotse. Why? Ask me why. Why? Because they become extraordinary. Dato lang ordinary, nag-aral magnegosyo, inaral ang UDT system, naging extraordinary. Kumita ng malaki na bago buhay tumulong. So you become better, you become extraordinary, you become empowered. Na-empower ka ba? Yes! You empowered your dreams dati. Dati hindi pinag-uusapan, anong kotse gusto mo? Anong kotse-kotse? Hindi ako magkakakotse buong buhay. Factory worker lang, baka mutok, pwede pa natin pag-usapan. Tama ka tama? Tama. Sa employment, sa tingin nyo pinag-uusapan, anong gusto mong kotse? Anong kotse? Hindi tayo magkakakotse. But because of our opportunity, natuto kang mangarap. Natuto kang baniwala sa pangarap. Nakakita ka ng pangarap ng iba na tupad. At yung pangarap ng iba na natupad, hindi lang iisa. Madami, sabay-sabay, maya-maya, linggo-linggo, buwan-buwan. Tama ka tama? At kung nakita mo yun, nasabi mo sa sarili mo, kung nagawa nila, ayaw ko rin gawin. Na-empower ka. You become extraordinary and you were empowered. Kaya ngayon, tignan mo yung tsura mo, tignan mo yung katabi mo. Yung ba damit ng ordinaryo? Amuyin mo! Yung ba amuy ng ordinaryo? Hindi! Nagulat niya ako, nag-CR kami ni Joseph kanina, sa CR. Sabi niya sa leader, no, pa-picture. Sa CR, pa-picture. Sabi ko, ah, patapusin mo muna kami. Hindi pa kami tapos eh. Isipin mo, ganun ka ka-empowered, ang kapal ng mukha mo. Okay lang yun. Sabihin mo, okay lang yun. Okay. Walang mahihiyain ang yumayaman. Yes. Lahat ang makakapal ang mukha, yan ang number one requirement para yumayaman. Yes. Okay lang yun magpa-picture kahit sa CR. Huwag kayang tatambay ng CR at magtatanong pare, gusto mo extra income? Wow. Tapos kaya ng forma mo? Nakain ng kapal. You become better, you go beyond, you become empowered, you become extraordinary in the process. S, I am the best, you need to sacrifice. Everybody say sacrifice. Saan ka natutulog? Lapad. Yan ang gusto kong madinig. Magpakatuto ka. Saan ka natutulog? Natutuwa ko dun sa mga pag may nagtatanong, Dok, gusto namin matuto ng online. Kilala mo si Rafi Vergara? Ang Facebook mo po, puntahan mo yung hub niya. Pinuntahan mo yung hub! Inaral yung sistema nyo. Nabalik. Bumalik sa akin, kamusta? Dok, grabe sila. Bakit? Kumunta kami. Igay na igay silang magpaliwanag ng sistema. O di ba ganda yun? Absurd yun, absurd. Pero grabe sa kreditsyon nila. Bakit? Kasi nang tumatagal na, yung mga apat na oras na kami, sinisimamon na yung iba. Bakit? Kasi yung tinatayuan namin, yun yung tutulugan nila.
nga ito nga, yung kasamang pandang leader, pumasok, putikan. So, irarat pa uli yung flooring. Sabi ko, yun yung sakripisyo. Hindi mo ma-appreciate yung kinain mo sa crown pag hindi ka nagsardinas. Hindi mo ma-appreciate yung plato na libo-libo ang presyo kapag hindi ka dumaan dun sa dalawang beses na kakain sa isang araw. For you to experience the height of success, kailangan ma-experience mo yung pinakababa. Para ma-appreciate mo yung suot mo ngayon, kailangan ma-experience mo yung Parker, dalawang araw na suot mo yun eh. Ligo-ligo mo pag may time. Nakakarelate ba? Kaya kasalamat ngayong gabi, nakaligo lahat. Walang umasensong milyonaryo at bilyonaryo na hindi nagsakripisyo. Sacrifice is part of the journey. Kaya kung pinagdaanan mo yan, dapat lang. Kung nagutom ka, okay lang. Kung nalipasak ka ng gutom, minsan dumalas, okay lang. Pag kumita ka ng malaki, ipangako mo sa sarili mo, hindi ka na magugutom at buong magkanto. Hindi magugutom. That's part of the process. You will sacrifice. A lot of people are saying, look, di ba tinatawag na work-life balance? Yes. Babalansihin mo yan. Pamilya mo, mahal mo sa buhay, negosyo, karir, jowa, date, walang date, income mo na. Yung iba nagkakahiwalay dahil sa business. Mahirap makain dalawang pagmamahal. May iba naman nabubuo. Guys, kaya ka-sacrifice. Ano ang willing mong isakripisyo sa ngalan ng pangarap mo? May iba nag-abroad para kumita ng malaki sa abroad. Iiwan ang asawa at anak, mag-abroad para kumita ng magkana. Ayaw isakripisyo rin dito. But the good thing about the sacrifice we do with our business, it's for our business. May bayad yun. Tama o tama? Magsakripisyo ko man ng konti, babalik at babalik ang bayad niya in the future. Nakasakit naman ang pait, okay lang for you to find happiness sa matamis. Pinapa-experience sa iyo ang buhay sa baba at sa taas because it's part of the process. Yes. Sacrifice. Kaya pag sinabi ng upline mo, ng coach mo, tiis-tiis lang. Sakripisyo mo, intindihin mo yun. Huwag mo sabihin na, dali mo sabihin, upline, pinagdaanan niya yun. At kung pinagdadaanan mo yun, be happy about it. Ask me why. Ang daming nagsasakripisyo sa labas, pero walang kapalit. Ang daming nagsasakripisyo sa labas, overtime lang ang kapalit. Ang daming nagsasakripisyo sa labas, hindi mababayaran yung sakripisyo nila. Samantalang ikaw, if you are doing the journey, sa process pa lang, bawing na yung sakripisyo mo. Last but not certainly the least, when you become better, when you go beyond, when you become extraordinarily and empowered, and when you do sacrifice along the way, ang ginagawa namin pag-December, be thankful. Everybody say thankful. Thankful. Ipagpasalamat mo lahat. Pati yung hirap, ipagpasalamat mo. Guys, pati yung rejection, ipagpasalamat mo. Yung iba sabi na, grabe, nakaka-stress yung negosyo na yan. Daming rejection. Daming prospect, ayaw maniwala.
It's part of our business. Ganun ang negosyo. Kumbaga, habang buhay, hindi ka habang buhay kakain sa McDo. There will come a time, kakain ka rin ng Jollibee. There will come a time, kakain ka rin ng KFC. Tama o tama? Hindi lahat bibili. Hindi lahat maniniwala. Be thankful. Ipagpasalamat mo yan. Ask me why. Kasi kung hindi dahil sa mga rejections na yan, hindi ma-improve yung pagkatao mo. You will not become better. You will not go beyond. You will not become extraordinary. You will not become empowered. Ipagpasalamat mo na merong nagpapahiram ng proseso. Kasi mas lalo kang nahirapan, mas lalo kang gagaling. Gusto kang lalong gumaling. Ipagpasalamat mo yung mga rejections. Ipagpasalamat mo yung mga stumbling blocks. Ipagpasalamat mo yung mga issues na nangyayari. For you to become better. For you to become thankful. Wow, December na naman. Sa labas, December, anong inaasahan nila? Kaman, bonus maybe. Pero kayo, iba inaasahan nila. Sipin nyo, alam mo yung opportunity na pwedeng mabago buhay mo, buhay ng mahal mo sa buhay, buhay ng buong angkan mo. Yan ang kapalit na pinapangako ng easy ng OBI at ng So tonight, do you feel thankful? Yes! Be thankful. Every day you become thankful. You thank God. Ama, salamat po. May ganitong opportunity. Thank you, Lord. Ama, salamat. Natututo kami. Ama, salamat. Nasasaktan kami to appreciate life. Ama, salamat. Nare-reject kami so we could appreciate those people who say yes. When you become thankful, guess what? Blessings will pour. Blessings after blessings after blessings. Dumating na ba yung time na daming pains, di mo malam kung saan nilalagay? Daming pains, di mo alam kung nilalagay mo? Daming pains, guys. Kung ano yung na-experience ng uplines nyo, ng founders nyo, it will also happen to you. Just be thankful. Thankful ka ba? Yes! Sabi mo sa katabi mo, partner, thank you! Thank you! Sabi mo sa katabi mo, apply, thank you! Guys, this is what I guarantee you. This is what I guarantee you, guys. UDT! You become better, you endure, you become extraordinarily empowered, you sacrifice and you become thankful. Best. You practice this. I tell you, 2023, ibang ang buhay. Bakit ito matang ang buhay mo? You believe? You become better. Magbabago ka ba? Kung nabubuyat ka, isang oras magbuyat. Yes. Kung may kinuklose ka, isang oras mag-closing. Yes. Kung may sinusuporta ka, isang oras mag-support. Yes. UDD! Yes. You become extraordinary. Walang hiwayangan ang todo-todo na ordinary lang. Yes. Yung buhay sa nga nagpapakanda. Ikaw pa kaya? Yes. YouTuber na, naghahanap pa ng ibang innovation para maging extraordinary. Ikaw pa kaya? Extraordinary ka ba? Extraordinary UDD? Sacrifice! Handa ka ba magsakripisyo? Pangarap o pangarap muna! Sacrifice! Para sa'yo din yun! Pag sinabi na apply tiis-tiis sa'yo din yun, maniniwala ka ba? If you sacrifice, blessings will pour upon your group. Pagpasalamat mo lahat. Pagpasalamat mo yung gabing to. Pagpasalamat mo yung katabi mo. Pagpasalamat mo ang guwapo mo ngayon. Pagpasalamat mo ang ginawa mo ngayon.
success, you recognize them. Nakapag-direct, magpasalamat po. Nakapag-bury, magpasalamat po. Nakapaglabas ng kotse, be thankful. You become the best by practicing what you have learned. Be better, you become beyond. You empower, you become extraordinary. You sacrifice a bit. And be thankful every day. If you become the best, you become UDT. UDT is the best, and the best becomes UDT. Thank you.